Gagawa tayo ng DIY fishing gear. So, ito yung ating ano, humahanap tayo ng isang scrap na lumang-lumang plywood. Bibigyan ko po kayo ng idea para po dun sa mga medyo walang mapaglibangan. Napakaganda pong libangan ng pangingisda. Kailangan palabasin natin at ating pagiging creativity sa ating katawan. Kahit hindi tayo marunong mag-drawing, eh kapag kinakailangan, ilabas natin yung galing natin sa pagdodrawing. Sabi nga yung mga sikat na pintor na hirapan silang kumita sa kanilang mga drawing sa pagbebenta, pero dito kapag nag-drawing tayo ng ganitong bagay, kikita agad tayo kasi magagamit natin 'to sa ating pamimingwit. Pansinin po natin ang bulok na plywood at iniiwas natin dun sa mga butas-butas na sobrang bulok. Talagang recycled talaga to, mapakinabangan lang. At mag-i-enjoy po tayo kapag ginawa natin ito. Dahil matapos ang project na to, kapag ginagamit na natin sa dagat, isang napakagandang exercise po. Kasi hihila-hilahin natin ito sa dagat habang naglalakad tayo sa tabing dagat. Hila-hila natin itong isda-isdaan nito na nasa tubig. Kaya nag-i-enjoy po tayo, lalo't kung marami ang mahuhuli. Minsan nga sa sobrang pagkalibang, kilometers na palang nalalakad natin, hindi pa natin nararamdaman. Ang maganda nun, talagang may benefit sa ating katawan. Plus, yung sariwang hangin na binibigay ng dagat, yung singaw ng dagat. Noong ako'y bata pa, ako po ay numero unong hikain. Meron po akong asthma. At dahil sa kalikutan ko, dahil sa hilig ko sa dagat, sumasama ako sa pukot, sa mga panlalambat, at sa ganitong mga gawain, nawala po yung hika ko. Yung ang nakagamot sa akin ay yung singaw ng dagat. Kaya ano po to, ang laki ng benepisyo ng dagat. Nalilibang na tayo, nagkakaroon ng ulam, at nagagamot kung ano man ang sakit na meron tayo na kaya ng dagat gamutin. Plus, na-exercise po yung ating skill na maging mapamaraan. Tayo ay tao, may isip, kahit saan tayo mapunta, kaya nating mabuhay. Medyo okay na siya. Liha-liha na lang. Liha na lang sa gilid para hindi naman nakakahiya dun sa mga talakitok na ating gilid. Talakitok po pagkakao. Malalaman natin mamaya. Thank you po! Si Daddy Popit, binati ako ng happy birthday. Birthday ko kasi kayo. Mga kabesa, ito na yung ating DIY fishing gear. Traditional fishing gear. Ang ganda ng buhay niya. Talakito! Kailangan, bukan talakito para talakito ka mahuli. Kasi kung bagao ka mahuli, kung kain mo tayo. Kabigin kasi nito yung tubig, dire-diretso siya palalim ng palalim. So, ilalad-lad na natin. Ito yung medyo masalimuot sa una kasi yung kawil ay nagsasabit-sabit. Pero mga 5 minutes to 7 minutes, makakaraos din.
Ito na po. Tayo po ay nasa dagat, dalampasigan ng Bubog, San Jose, Occidental, Mindoro. Ganito po kalinis ang dagat dito sa amin, sa San Jose, Occidental, Mindoro. Particularly sa Bubog. Ang sarap pakinggan nung mga banayad na bagsak ng alon. Ang sarap damhin nung pagbasa ng alon sa ating mga paa. Talagang probinsyang probinsya na tila ba iniinganyo ka laging maligo dahil hindi tayo naliligo. Ito po'y ordinaryong dagat lamang dito. Pero kung i-compare natin sa mga ibang mga beaches, ginagawa na nila ang magandang beach ang ganito. Pero dito sa San Jose, ordinaryo lamang po ito. Ayan. At ito, nakakapangisda tayo ng malaya, walang nagbabawal. Ito ang kagandahan dito sa probinsya. Malaya kang gumalaw. Malaya kang sumigaw. Parang private beach. Ako pong muli, si Kabesang Amayna. Lubos na nagpapasalamat sa inyong naging panonood. Sana po'y may natutunan tayo. At ito po ang aking unang huli, Bagaong. Sana po'y marami pang sumunod at ang mga susunod sana ay talakito. God bless us all. Salamat po.